Upang masiguro ang pagkakaroon ng sapat na edukasyon para sa mga mag-aaral ng lalawigan, sinisiguro ng serbisyong Suarez Scholarship Program na mabibigyan ng pagkakataon ng bawat kabataan sa Quezon na makamit ang kanilang mga hinahangad na trabaho sa hinaharap sa tulong ng sustainableng edukasyon. Matatanda ang tinalakay sa isinagawang Provincial Development Council meeting ang nakatakdang proyekto sa lalawigan, partikular na ang mga konstruksyon ng Southern Luzon Expressway, ilang road networks at circumferential road. Naniniwala ang gobernador na sa pamamagitan ng mga proyektong ito, mas magiging madali ang daloy ng transportasyon sa lalawigan. Siguro matutuwa po itong mga schools and colleges sa development na mangyayari sa ating lalawigan. Kanina na pag-usapan na yung construction ng Southern Luzon Expressway, kanina na pag-usapan yung ilang mga road network that connects 4th District to the 1st District that will eventually connect it to Infanta Marikina. Napag-usapan din yung mga missing gaps between Bundok Peninsula, the circumferential road of Ragay Gulf. So we're really, in a way, making our big province more accessible and smaller. Now, with the accessibility to these barangays, we can also expect the demand for better and high quality education would also increase. And this would explain why we have this continuous partnership with the private institutions, because we are sure na through them, yung demand, hindi lang natin ma-address, mabibigyan pa natin sila ng mas magandang kinabukasan sa pag-mold, paghahanda ng mangyayari sa kanilang mga paaralan. At napakaganda po talaga ng kinabukasan ng ating lalawigan. Dagdag ni Governor Suarez, isa sa mga layunin ng pakikipagkaisang ito kasama ng mga pribadong institusyon ang magkaroon ng mas produktibong mga Quezonians sa pamamagitan na rin ng mga dekalidad na edukasyon na mayroon sa lalawigan. Ilan lamang ito sa mga tinututukang proyekto ng Administrasyong Suarez alinsunod sa kanyang next 3 best 3 years ng panunungkulan. Dan Regodon, Kapitolyo para sa Tao.